Si ayan po, sa araw na po ito ay gusto ko pong itackle ngayon or mag-real talk about kabet or being a kabet. Topic po natin ngayon ay ang pagiging kabet o ang isang kabet. Napaka-hot po kasi ng topic na to sa buong Pilipinas ngayon, no, after nung pinalabas na teleserye na Halik. And maraming nakaka-relate sa sitwasyon na to. Yung pagiging kabet, may kabet, or yung asawa na nakiapig sa ibang babae or sa ibang lalaki. Gusto ko po sana kasi mag-real talk about this. And based po dun sa mga nalalaman ko, hindi po masamang magmahal. Napaka-normal na magmahal ka ng isang tao. Pero kung iisipin mo, dapat marunong kang magkaroon ng limitasyon. Tandaan po natin, ang pagmamahal ay isang sagradong bagay na inilalaan. At ibinibigay natin sa espesyal na tao na bubuo sa ating buong buhay. Ang kasal o ang pagpili ng taong mamahalin ay hindi isang desisyon na basta-basta. Hindi ito isang kanin na kapag napasok ka, eh pwede mo na lang iluwa. Or pumirma ka sa isang kapirasong papel ng walang responsibilidad. Ang pag-aasawa ay isang sagradong desisyon na ginawa ng dalawang nagkakaunawaang tao. Paano pumasok ang kabet? May isang relasyong nabuo, pero may biglang dumating na isang tao pwedeng gumulo ng relasyon na ito. Hindi lang sa isang bagay masasabi mong ang isang relasyon ay buo. Masasabi mo ang isang relasyon ay buo at kumpleto kung pareho kayong nagkakaunawaan sa isa't isa. May tiwala, pagmamahal, respeto, at higit sa lahat, ang pagkukonek nyo sa inyong bawat pusong itinali ng simbahan. Ito ay isang bagay na dapat mong pinag-iisipang mabuti kung sisirain mo ba. Sapagkat kapag itong relasyon na ito ay pinasukan ng isang babae o isang lalaki na maaaring sumira, hindi lang isang tao ang pwede mong masaktan. Hindi lang isang inosenteng tao ang madadamay. Marami akong napanood at marami rin akong napuntahan na mga lugar kung saan makikita mo ang ilang bata na naghahanap ng kanilang mga ama. Ilang mga bata na naghahanap ng kanilang mga ina. Bakit? Eh kasi sumakabilang bahay ang kanilang tatay o ang kanilang nanay. Ilang bata ang naaapektuhan sa sakit na ibibigay ng isang babae o isang lalaki kapag sumira ka sa sagradong usapan o relasyon na inyong ipinangako sa harap ng Diyos upang sirain ito ng isang tao. Oo. Isang tao lang ang naging katumbas ng limang anak at isang inang luhaan. Para saan? Sa init ng katawan? O sa maling pagtingin sa ibang tao na iisang tao na nagkamali kang mahalin? Bakit ka nagdesisyon na pakasalan ng isang babae o ang isang lalaki kung aalis ka lang din naman sa relasyon na yun? At ang mas matindi,
pinagsabay mo pa sila. Ang kabit. Ito yung mga tao na pumapasok ng relasyon ng may relasyon. Hindi masamang magmahal. Hindi masamang magmahal. Pero, ang pagmamahal ay may kaakibat ng responsibilidad. Responsibilidad mo na alamin kung may asawa o may kinakasama ang taong mamahalin mo. Isipin mo ilang bata ang mawawalan ng ama kapag pumasok ka sa isang relasyon na merong nang nakabuong pamilya. Hindi ako tumututol sa mga taong nagmamahal. Dahil ako mismo sa sarili ko marunong akong magmahal. Pero sana, bago mo sabihin sa puso mo at sa utak mo, mamahalin kita. Alamin mo muna kung yung taong yun ay may tinatapak-tapakang pamilya. Baka naman kasi sa punot dulo ng inyong pagmamahalan, meron kayong isang taong matatapakan o higit. Taong matatapakan o higit pa. Oo, higit pa. Bakit higit pa? Kasi meron siyang ilang mga anak na umaasa sa kanya. Hindi masamang magmahal. Oo, minsan hindi mo mapipigilan kung anong nararamdaman. Pero diba, kaya nga inilagay ang utak sa taas bago ang puso kasi dapat bawat desisyon pag-iisipan mo muna. Masakit mapunta sa isang pamilya na wasak. Hindi mo ine-expect na meron ng iba. Oo, isa ka ring biktima. Pero matatawag ka lang biktima kung hindi mo alam na yung lalaki o babaeng sasamahan mo ay may pamilya. May pamilya na pala. Paano kung meron na palang nauna? Ipagpipilitan mo pa rin ba ang sarili mo? Isipin mo. Isipin mo mabuti. Hindi madaling pumasok sa isang bagay na sa bandang huli pagsisisihan mo ang daang itinahak mo. Tapos sasabihin mo lang sa amin at sasabihin mo sa maraming tao, oo kasi nagkamali ako, oo kasi nagmahal lang ako. Tandaan mo, ang utak ay nasa taas bago ang puso. Kasi kapag nagmahal ka, pwedeng mo mahalin ang isang tao na hindi ka nakakasira ng ibang tao. May pamilya ka. May ama ka. May ina ka. Gugustuhin mo rin ba na ang pamilya mo ay mawasak ng isang katulad mong kabit na tao? Masasaktan kung makikita mo ang ina mo o ang ama mo na may ibang kinakalantaring tao. Isipin mo, paano kung sa anak mo yung mangyari? Paano kung ikaw mismo ang binaliktad ng tadhana? Ikaw ang may asawa, nangabit ang iyong asawa. Meron kang dalawang anak na dapat alagaan. Anong mararamdaman ng mga bata kapag ikaw mismo hindi mo kayang kontrolin ang puso mo? Anong mangyayari dun sa dalawang batang inosente na dapat ay merong matinong buhay? Masasaktan. Mahihirapan. Ganun ba? Ilang payong kaibigan. Bago ka pumirma sa maliit na papel, magsabi ng mahal kita, o bago ka pumasok sa isang relasyon, siguraduhin mo muna. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang bata ang madadamay. Tandaan mo, kung ikaw ay magiging kabit, ikaw ang lugi. Bakit?
kasi konsensya mo ang papatay sa'yo araw-araw. Konsensya mo ang magpapatulog ba sa'yo araw-araw? Hindi. Dahil uusigin ka niyan. Uusigin ka. Bilang ka ng konsensya mo na makatulog sa gabi habang alam mong may pamilyang umiiyak sa kasama mong lalaki o sa kasama mong babae. Kaya ba ng konsensya mo matulog sa gabi at kumain ng masarap habang ang mga pamilya niya ginugutom niya dahil inuuwi siya sa'yo at ibinibigay niya lahat ng sweldo niya? Naaatim ba ng konsensya niyo o konsensya mo na may ibang bata na madadamay dahil sa kakabihan? Sana magising ka. Sana magising kayo na ang relasyon ay hindi ipinapasok para sa laro. Kasi grabe, grabe yung emotion ko. Actually, well, nakita ko kasi maraming virals na videos and also mga palabas nga about Kabit. And, part din po siguro ng course ko, nag-took kasi ako ng psychology course, and I can feel din naman po yung mga situations na ganun. So, I really wanted to say like a real talk about it. And, again, sa part nga po kanina nung sinabi ko, is I'm not really against to that. You falling in love with someone. It's just that you really have to learn how to fall in love. So, yeah. maraming salamat po sa panonood sa aking video. At, pasensya na po, sinisipon ako. Pero, if you're just new to my channel, don't forget to like and subscribe my channel. Ito po ulit si Ma'am Film Angel na nagsasabi po sa inyo na thank you so much sa lahat.